is stronger than fiction. But what stands out in this slice of life drama is the triumph of justice and order in a climate of chaos and anarchy. In this sense, Malabanan is more than the story of one man. It is the story of society that asserting its values and coming out victorious in the process. We hope you will enjoy this film. Nilabangan ng kabayo, linisin ninyo mabuti. Sa kayo dumi sa kwadra, alisin ninyo, ha? Opo, yun lang po ba tayo? Ayun lang. O, sige, alis. Amen lang. Ang bili ng tatay ninyo, huwag ninyong kalilimutan, ha? Ikaw, ang kwadra, linisin mo. Opo. Ang bili ng kabayo, tapon mo, ha? Baka kalimutan niya yan. Babay, tay! Babay, tay! Babay! Ate, hangin ako sa sipag ng tatay. Bakit naman? Kasi madaling araw, nag-aaral siya. Pagkatapos naman, nagpapasada. Kung sa iba yung pagkatapos ng pag-aaralo, patulog-tulog na lang yun. Mama, o ikaw, men, ano gusto mo paglaki mo? Kutserong katuloy ng tatay? Siyo, ang gusto ko, piloto. O ikaw, Doming. Ako? Ako, tinatanong mo. Ang gusto ko, general ng PC. Pasikat. Hoy, tama na mga yabang nyo. Pumunta na kayo sa kwadra at maglinis na kayo. Hala, ako po, Doña Cheteng. Akan na nga lang yung isang papaya mo. Sadyo! Hoy. Sika. Ikot naman pala eh. Kaya pala namimila ito. Wala na palang bakal eh.
Sumama ka sa akin. Kakausapin ko lang yung swapang na yan. Dayo, bakit parang bas yan? Sumalaw ko sa'yo. Anong diferensya, pare? Pare, Peto. Tangna mo! Pare, bakit ka nagmumura? Eh, sino hindi magmumura sa'yo? Bakit mo sinulit yung sinasaka ko? Pare, hindi ko sinulot yung sinasaka mo. Musang inialok sa akin yun, nangyayari. Inalok? Manong tigilan mo nga ako? Ikaw, Peto. Ano? Wala na tayong samaan ng loob. Bibitawan ko na yun. Hindi bali na yung pagod ko. Hindi bali yung pagod ko. Kasi nasinta ka, no? Kaya hindi mo tatrabawin. Sige, lumakad ka! Ang ginagabi ng tatay niyo, ah. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Kaya na-accidente na yun. Hindi naman. Kung ano na iniisip, baka may inatid lang sa malalim yun. Kaya ginagabi sa pag-uwi. Sana. Madaming. Hello. Magsipag-ugas ng mga paa bago matulog, ha? Opo. Nakita kong madurumi yung mga paa ninyo. Tatama kayo sa akin. Sige, matulog na kayo. Opo. Okay naman dalawa. Iwala naman ako dito. Ako mga mag-iintay sa tatay na. Tulog na. Papalik ka sa aking kagustuhan. Ben! Si Berio. Maawa kayo sa akin. Maawa kayo. Mamalo. Aray, tara, kaya na siya niya. Hoy! Di pasa! Dito! Dito, dito! Dali! Nay? Nanay? Bakit ang dalawa? Bagtagad ng muka!
Parin Bastian, anong gagawin ngayon natin dyan? Bahala. Sumunod lang kayo sa akin. Beryong! Katapusan mo na ngayon! Bakit ito? Anong kasalanan ko sa inyo? Pag-ilan nga na isang kahan sigarilyo yung fighter? Aha. Saan beto? Tanggol? Kawawa na may inurila ni Berong, ano? Oo. Pawagin mo, bigyan bis ko na. Supring! Eh, pawagin mo. Tomen! Halika, makapag-merindang. Tumahiya, halika! Gusto na gaya si Aling Bebang ng merienda? Gusto mo ba? Oo, gusto mo ko eh. Yes, diba, tatalik mo muna. Bebang, yusupliko ko. Sandalo lang, mga Indo. Bakit, ha? Sumimilindar kayo. Oh, gutom na ako kami, eh. Alin, Bebang, yusupliko ko dahil sa dilang ng kote. Bakit sa ganang tingin mo ka ng Indo? Kayong pumatay sa tatay ko, papatayin din kita. Inahabol na taga si Mapidro! Ha? Bakit lang? Bakit ay, na inahabol? Ayaw ang puhol! Ay, ay. Dito, sumulo po kayo! Thank you.
Duming, wala. Siguro nakalayo na yun. Tayo na umuwi. Ayos sila ko! Yeming, yung mga patay binigyan mo ka mong Pedro, talagang pamatay yun! Ha? Talagang papatay niya siya! Yeming, kinahago mo daw ng tagas mong Pedro? Ako po, Inay. Bakit anak? Pagkat siya ay isa sa pumatay sa tatay ko. Paano mo nalaman? Hindi ko makakalimutan ni Inay. Ang kanyang lunal sa noo. Yung tayong pasukan nila sa bahay. Kung nakatitiyak ka, anak, sa mga sinasabi mo, kailangan ipagbigay alam natin ito sa pulisya. Ano nangyari sa kanya? Hinabuso namin. Kaya nga alam ko yung nakatakbo. Salamat, ha? Diyan na kay Crispin. Sige, okay. Kaya na, anak. Kaya na. Paring Bastian, masama nangyari at tanglit tayo. Mahal, nakilalak ng bata eh. Sinong bata? Yung bang batang anak ng nasirang Berio. Hinabol pa ako ng taga. Ang tao to. Bakit tayo nakikilala? Eh, anong mangyari na eh, pare-pareho na bantang nakapiling? Sa palagay ko, parang mas yan. Kasi ang tinamaan ng lindik na taling na ito siyang naging dahilan. Hayop na bata yan. At kung ako'y inaputan ng taga, sa palagay ko, tatagda rin akong parang baka. Mwante ka na palang ganyan barbecue, no? Okay, sumawa. Alam ba ninyo sa nangyaring yun? Maaaring kasunod ko ng mga prison, please. Prison? Hindi. Ano kayong mabuting gawin natin? Eh kung ako ang tatanungin ninyo, ang mabuti, lumipit muna tayo. Nang hindi tayo matigas sa malaking bahay na bato. Ang lupa yun. Pedro, kasi naiwanan niya itaksi sa amin. Isisuli ko sana. Lolo ko, pumunta sa malayo. Ano ang pangalan mo? Domingo Malabanan. Ikaw? Larita! Itong batang to, isasabi na nandito lang pala. Amang, bakit? Kasi po, hinahanap ko po si Mang Pedro eh. Aba, eh, wala. Umalis sila. Sinabi rin nga sa akin itong apo niya eh. Eh, kailan ba siya babalik? Hindi ko alam. Bakit ba? Eh, hindi na ko bali. Alis na lang po ako. Ah, sige. The Malabanan family had a miserable life. The mother was forced to have their children adopted by their relatives, while Domingo was left alone in her care. They sold their house in Silang and transferred to Carmona, Cavite. Domingo, as he was old enough to work, applied in a textile factory in Sucat, Parañaque, Rizal. Later, he enlisted with the Philippine Constabulary in Canlubang, Laguna, under the 2nd PC Zone. Fortunately, he was admitted and trained in Camp Wilhelm in Lucena City. His first assignment was in Bicol Region, where he became a well-trained soldier because of his intensified MPA campaign. He got married to a Barrio Las. Then he was transferred to Cavite Constabulary Command in Imus.
Teniente, lumiligaling itong bayan ko sa pagkakalipat dito ni Edisette. Nagkausap nga kami ni Mayor Susun kahapon at nabanggit niya sa akin na wala nang problema sa silang sa pagkaalis ng Edisette na yan. At dito naman yan sa Desmarinas, siya dumidimonyo. Ilan na yung kanyang kinapatay? Mayor! Aba! Doreen! Halika! Pasok! Mayor, alam ka siya. Uy, wait! Ah, sir! Oh, marumanan. Hindi ba sabi ko ka nakadestino? Hindi na, sir. Dito na sa Cavite. May order nga ako o para sa kumpanya ninyo. Oh, kailan ko mag-report sa akin? Bukas na ako mag-report, sir. Papagkapit muna ako at mag-ahit muna ng balbas para kuminis naman ng konti. Ah, Teniente, maaari bang paminsan-minsan dito naman sa Desmarinas madestino itong si Domeng? Para naman makatulong ko kay Edisette. Approve ba yun? Talagang pag-intelligence ko yun sa Malabaran Paano, sir? Hindi na ako dadalo ng pagbili, ha? Huwag na. Kailangan yung trabaho mo. Thank you, sir. Ah, Domeng, baka gusto mo sumama sa Palimati Umpong bukas? Kay Pareumpong? Oo. Oh. Saan yun? Doon sa may tumana lang. Ano oras yun? Ang alas 10 pare. O sige, darating ako. O magkikita lang tayo bukas headquarters. Oo. Oh. Ah, Mayor, courtesy ko lamang ito, ha? Kasi matagal ako napalayo rin sa atin, eh. Paano uwi na ako? Hindi na ako magkatagal. Baka nag-iwi si Mrs. Ating kami. Sir, dyan na kayo. Ben, lo, hanggang bukas, ha? Dahan mo lang, ha? Oo. Eh, wag mo na ako na mayani, o kaya kong makipagta. Kaya ko. Lolo, dadaling ko kayo sa sipa. Makbay kayo sa akin. Sige. Eh, wag na iyo. Wag na akong pagkabala. Wag na. Kaya wala naman ang depresya sa akin yun eh. Malapit naman ang Velasco Clinic dito. Nandun si Doktor. Titing na kayo noon. Ah, hindi na, hindi na. Wala naman na pinsala sa aking katawan ah. Hindi maaaring wala sa lakas ng pagkakabundol sa inyo. Eh, Mari, may bali kayo sa katawan. Ah, wala, wala. Malakas ang katawan ko. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. Malakas pa katawan ko. Oh, kaya maraming salamat na lang iyo. Kataka-taka naman kayo. Sa palagay ko kanina, sa tandaan ninyong iyan, eh, magkakabali-bali na rin yung malutong na buto sa pagkakatapon ninyo. Marahil na yung nakatulong ang kaalaman ko sa siko nung bata pa ko. Teka mo na, Lolo. Baka naman kayo yung nangihiya lamang sa akin na madala kayo sa ospital. Eh, huwag naman po. Sapagkat ako'y handa namang umayuda kahit kanino na nangangailangan ng tulong ko. Kayo na sa ospital, no? Baka kailangan ka talaga kayo roon. Ha? Ito naman ang sakyan ko eh. Ay, iyo. Napakaganda na iyong kalooban. Papatubayan ka ng Panginoon Diyos dahil sa kabutihan ng iyong ugali at sa pagdamay mo sa iyong kapwa. Tungkulin po ng kahit sino ang dumamay sa mga naaksidente. Dapat talaga. Bayaan mo, bendisyon ang kita. Upang malayo ka sa anumang disgrasya at sakuna. Siya nga pala. Huwag mo kalilimutan. Tumawag kay San Miguel Arcangel kapag ikaw ay nasa pingit ng panganib. Opo, maraming salamat. Maraming salamat ni Kuya Ama. Siya nga pala, Ama. Yung mga taong masasama, yung mga sumagasa sa akin, kailangan silang mahuli. Alis na. Opo. Ama, yung feeling ko, yung mga taong masasama, hanapin mo. Opo.
marunong pa yata sa akin ng jeep na ito. Bakit dito pa ako pinatpad? Ngayon naman ayaw naman ta. Pambihira naman. Palalamigin ko sa akong nyo. Kumi! Go! Pangalan mo. Jesse. Go! James. Jesse at James, ha? Jesse James, sikat na pangalan ng outlaw sa Amerika, ha? Ngayon naman, is sikat na karnapin ng Kabitit, Manila. Huh. Go naman. Johnny po. Johnny. Po. Hmm. Magandang pangalan din, ha? Johnny Guitar ko siguro, no? Hindi po. Babasagin ko mukha mo. Go po. Siguro kayo tarantado. Kambal siguro kayo, no? Opo. Ha? Kambal pati sa kawalang yan. Daba! Tama, hindi pa yan natulog. Hintay pa ako. Ikaw kasi, galing mo lang galing sa Bicol, tapos nakakukauwi na maaga. Hindi pala, hindi naman tutupad sa pangako. Ayan nga, si Lea, saka yung anak mong si Neneng, nagkandatulog na sa kahihintay sa'yo. Ano pero, oras na ba? Pero magpapaliwanag ako sa'yo. Mag-alas dos na kung bakit ako nagkulang. Ha? Huh? Oh, sige, sige, makikinig ako. Ganito yan, mahal. Mag-alasin ko lang hapon, okay, pauwi na dito. Nakakita ko na isang jeep na mabilis na bumanggase sa matanda na may sulong na karton. Yung matanda na nabangga, tasit baka mo sa kanal. Gulong. Ha? Ang ginawa ko, hindi ko na sinundan yung jeep. Ang ginawa ko, pinunod ko na lang yung matanda sa kanal. Bakala nyo lang tumayo. May ayaw pa hawak sa akin at si Rabi okay daw. At dadaling ko pa nga sa klinika ni Dr. Velasco, ayaw naman. Ngayon, sabi niya sa akin, ganoon, di kaya ata nakikinig sa akin. Patuloy ka. Sige na, mahilig naman ako makinig sa kababalaghan eh. Sige. Ito ngayon, di tinulungan ko nga. Ha? Pagkatapos, ang ginawa niya, pumunta sa karton. Tinulak niya. Diba? Hindi pa nakakalayo, biglang nawala yung tanda. At yung karton, lumakad na mag-isa. Nakakatuwa, no? Yung karton, lumalakad na nag-isa. Hindi pa nakakataka yun? Oo. Nakakataka nga. Talagang nakakapagtaka. Ako rin eh, nagtataka ako kung bakit sinabi mo alasin ko nangyari yung katakatakang yun, eh ngayong alas dos ka lang dumating dito. Pero mahal, ito yun eh, kayaan mo ko mag-explain mo yun. Palagay ko nga, wala ka nga tiwala eh. Ito ha, ito. Para malaman ko kung okay, guilty or not guilty ha.
Ayan, ito yun. Hindi yung matanda nga na wala. Isakay na ako sa jeep ko para umirid sa atin. Aba, nung pinipihit ko na papunta rin sa atin, akalain mo, parang minarinig ako ng mga sound. Maganon, no? Para bang inuutusan ako na sumunod ako doon sa jeep. Ha? Be, wala akong nagwaro sa jeep. Akala mo yung jeep ay mas marunong pa sa akin. Dinala ko. Oh, tapos pinakita ka naman. Oo, oh, nakita ko mismo yung lugar ng mga taong nakabangga sa kanya. Oh, tapos ano nangyari? Hinuli ko, mga karnapir ko layo. Dinala ko sa emo, sa Cortez. Alam mo naman, siyempre, kapag may huli kang katulad doon, maraming investigasyon, mga paperwork, maraming tanungan dito, tanungan doon. Kaya ako ginabi, labit ako ng lastos ng pag-uwi. Alam mo, sige, Tat, absuwerte na ako. Ha? O, sige na nga. Napilpil. Pero, Don, haba-haba ng kwento. Sa haba, eh, baka maubusan na tayo ng dilim. Oo nga, no. Huwag mo nga kami. Ito na nga. Tayo na. Alis na ako, pupunta ako sa pagkakas parin ko. Oh, wala ka mong kasama papunta ron. Sina Ben, si Tino, si Pablo, si Tita ni Trems na ako. Ingat ka, ha? Siyempre, si Tata. Bye. Pag nakapag-asawa ako, kaparis niya. Uy, Lia. Bata ka pa, ha? Huwag mo muna pag-iisipan yung mga bagay na yan. 18 na ako, ate. Babata pa rin yun. Sana ininin. Ika muna po kayo sa bahay. Oh, ang bait-bait mo inin. Lalo po ang nanay ko. Ah, nanay mo ba yun? Eh, yung kasama ng nanay mo, mabait. Ate Leia ko po. Opo, mabait yun. Pero ako po mas mabait doon. Nanay, may namamalas po. Lalo tayo na po. Lala, dyan muna po kayo, maglalaro muna po ako. Oo, salamat din, Leng, ha? Nakatutuwa ang bata, kay Tabil-Tabil. Oo, talagang pila yan si Neneng ko. Kung ano-ano nung pinagsasasabi, eh. Ah, isa nga pala, Lolo. Ah, eh, Lolo, medyo gipit ho ngayon, kaya pagpasensyahan nyo na ho itong 25 centimos na to. Kasi hindi pa ho nagsasweldo si Doming, eh. Salamat, Iha. Alam mo, mas mahalaga ang 25 centimos na ito kaysa isang laksang piso ng isang baramot na mayaman. Iha? Ano yun, ate? Iha, pakipo ko nga ng sumundo sa paminggalan para maibao ni Lolo. Naku, huwag na, Iha. Hindi ba ako nagugutom, eh? Hindi ba, ni ho? Pwede nyo naman naman kainin mamaya, eh. Hindi naman mo yan mapapanis. Salamat, Iha. Tayo, maupo tayo. Iha, sweetheart ang pangalan mo, hindi ba? Oo. Paano nyo nalaman? Kasi kung napapadaan ako dito, ay lagi kong nadidinig ang tawag sa iyo ng iyong asawa ay sweetheart. Ah, ganun ho ba? Alam mo, Iha, mapalad ang pamilya mo. Lahat kayo'y mababait. Meron nga pala ako ibibigay sa iyo. Ano ho yun? Isang mahalagang-mahalagang bagay. Ito ang imahe ni San Miguel Arcangel. Ilagay mo siya sa iyong altar. Lolo, hindi ko pa yung kayang bayaran dyan. Hindi ko pinag-
babayaran ko sa iyo. Ito'y buong puso ko'y pinagkakaloob sa iyo. At ano kaya, meron niya kasama. Ito. Ito ang mahiwagang kandelero. At ang bisa nito ay upang magbigay babala sa iyo na nanganganib ang buhay ni Tommy. Paano po yun? Kapag ang sindidong kandilang nakalagay dito ay yumuko o nabaluktot, yun ay babala na nanganganib siya. At kapag ang apoy ay tuluyan ang namatay, yun ay babala. Ay alis ng bahay at makita mo na ang kandilang nakatirik dito ay nakabaluktot, ay pikilin mo siya. Huwag mo siyang paalisin kahit na ano mangyari, sapagkat mayroong panganib. Tanggapin mo eh. Maligtas siya sa anumang panganib. Hindi sapat ang kapangyarihan ng medalyong ito upang supuin si kamatayan. Ngunit, makatutulong din kung may nahina ang ulos ng kalamit ni kamatayan sa iyong asawa. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin niya? Opo, Lolo. Tanggapin mo ito. Kailangan mo ni Doming ito. Pagkat araw-araw na ginawa ng Diyos, ay sumong siya sa kamatayan at panganib bilang alagad ng matal. Tama. Ang mga taong katulad niya ay dapat bigyan ng mahabang buhay at lakas para mapangalagaan niya ang buong kapaligiran. Lolo, tatanggapin ko po mo ito. Kalakit ng aking pagtanggap ay buong puso at kaluluwa mo. Pasasalamat. Huwag mo na sanang ibabalita kay Doming ang nangyaring ito, ha? Oo, hindi ko na makukwenta sa kanya. Ate, eto na yung suma, no? Bakit naman kaya tagal-tagal mo? Tsaka, bakit wala sa suma dito? Ate, asan yung matanda? Malaking kamapalaghani ka. Siguro yun yung taong kinuswento sa akin ng Kuya Doming mo. Huwag mo lang kasi. Baba mo, baka lumunta ka. Oh, ang lalaki pa siya. Oh, isa lamang yan eh, busog na tayo, no? Oh, ikaw, Lucy. Ayang mausin ba't ibla niya? Ayoko, meron sisado mo. Pagbutihin mo't baka mapaya tayo sa mga kaibigan, no? Ayoko, kakarapan mo natin. Ah, sige. Aha. Oh, kasama! Dahan-dahan ang paghuli at pag natibo kayo, nakakalagnat siya, ha? Oo. Oh, bilis mo lang yun dahil para manuto na. Wow, ang lalaki! Ang gaganda! Oh! Oh! Ito, ito, ito! Ito! Tama ang dating nyo. Oh, pare, ito mo. Lalaki, oh. Yan ang paborito mo, eh, ha? Sino yung mga dumating na yun? Mga pipi yan. Oh, ang sinoy. Yan, eh. Pablo, Bin. May luto na, no. Pakan nyo na. Ha? Ah, na. Sige. Pare. Oh. Ano yung bahay mo? Ah, kapit bahay ko. Ganda yun. Sandali lang, pare. Oh, pare! May luto na ba yan? Meron na! Oh, magdala kayo dito! Pare, mukhang masama ang tama mo. Marami kang karibal dyan. Ano ba, pare Ganor? Tutuloy ba tayo? Oo ba? Bakit hindi? Huwag na. Mga PG yan. Baka mapahamak pa tayo.
Ayun na. Pare, ano pangalan niya? Larita. Larita? Ambong! Ambong! Oo, ito. Ihaw na. Dala. Ay, si, pare mo lang. Pare, pare. Mainit to. Ah. Kumain kayo, hanggang mainit. Mainit. Salamat ako. Sandali nga eh. Bakit mo ba ako tinititigan ng ganyan, ha? Bakit mo ako nakilala? Kanino ka ba pamilya iyo at sino ang ama mo? Ha? Berio. Sinong Berio? Si Berio Kutsero. Malabanan. Malabanan? May tagal ko naganap sa inyo para magiganti. Iho. Ipahingi mo na sana sa akin ang buhay ko. Matanda na ako. At total, matagal ko na pinagsisihan ang mga nagawa kong kasalanan sa ama mo. Bakit, Mangindo? Domeng, bakit? Umpong, musmus pa akong bata. Naipangako ko sa akin sarili. Napapatayin ko ang taong to at ang kanyang mga kasama sa ginawa nilang pagpaslang sa akin, ama. Iho, hindi sulit ang ako'y patayin mo pa. Matanda na ako at mahina pa. Masasayang lamang ang kinabukasan mo kung ako'y papatayin mo. Wag. Wag. Mangindo, nasaan ang iba ninyong kasama na pumatay sa ama ni Doming? Nangamatay na silang lahat. Ako na lamang ang natira. Domingo, nakikiusap ako sa'yo. Kung maaari, patawarin mo na si Mangindo. Domingo, matanda na nga ang lolo Induko. Para singilin mo pa siya sa buhay ng iyong ama. Patawarin mo na siya. Anang-anang sa'kin. Bayaan mo nang ako na tumubo sa buhay niya. Don, pa si Kapitan Edzel. Ando sa loob. Ano lang sa ng balita? Ito na hindi. Nadagdaga na naman ang pacing mo mahanap sa inyo. Sino naman yan? Doming Malabanan. Ang dating destino sa Bicol. Pero, kapitenyo rin yan. Ikaw, Ernesto. Kung magbalita ka sa akin, palis! Para bagang pinaggugulat mo ako. Hmm. E sino yung Doming Malabanan na yan? Wala yan! Kumuha ka na yan, yan, baka bulukin ko pa tumbong yan. Ito masasabi ko si Ernesto, ha? Yung Mayor Guevara na yan, kahit na sino pang demonyo ang katulungan niya sa pagpatay sa akin, ay hindi ako nagugulat. Baka pag ako'y nainis eh, siya pa'y sunod ko eh. Kumuha ka na yan nila. Sita, karo ba na kumatay ng nanay mo ngayon, kaya kami titirik na kandila? Hindi. Mula ngayon, Don. Araw-araw ay titirik na tayo ng kandila para sumaya itong altar natin at para malayo ka sa masama. Ah? Ito. Doon ba sa santo mo? Di ba sa migarte niya ito? Oo. Saan galing ito? May nagbigay niyan sa akin. At kasabay binigay niyan ay itong kandilero ito. At saka itong medalyon. Para sa iyo. Tila nakita ko na ang medalyon to. Ay, saan mo naman makikita yan? Baka sa panaginip, hindi kaya. Hindi. Saan nakita ko na ito? Hindi ako nagkakamali. Ay, suot mo na. Magaling daw yung laban sa panganib. Nabi ni Commander eh.
Pero masikip. Ayos? Sige, pag-ingatan mo yan, ha? Mas kailangan na ang syudad. Isko, magkatotoo sana sinasabi ng matandang yan. Total eh, may pera naman tayo. Di, isama na rin ako sa sabong. Ang paano mga kasama? Pag-alas tayo magkita-kita, ha? Mahala kayo. Sige. Sige. Kami nang bahala rito. Tumi, ayaw mo nisang dalawa. Pakaisa na rin si Edisip. Ako nasasabat sa kanila. Lapitan na ninyo ang bahala. Ako ang unang puputok. I repeat. Ako ang unang puputok. Aray, ayos ang pagsasabong natin ngayon. Maami tayong nakaparte. Pero Joe, sa oras na malalagpal tayo, magkabutan tayo si McLaren, ha? Oh! Bisito! Okay, harap sa akin. Dapat naman rin! Sa headquarters na tayo mag-gugutay. Kasama pa ako. Eddie yun. Kayo, hindi ba nadali? Hindi pare, wala eh. Ikaw, nasaan si Kapitan Eddie? Umalis ko kanina eh, pero hindi ko alam kung saan pinta eh. Hindi bale. Ben, lahat ang bangkay, isa kayo sa jeep. Nadali natin sa headquarters. Pare, tulog ko siya. Dali mo yan. Okay. May kalupitan nga parang siya sabi mong malabanan. Ang lahat ng taong iniwanan ko sa kubo, ay nadali niya. Hindi sila makadali, Kapitan Eddie, kung hindi sa paghuhudas ni Umpong. Umpong, Gilamaset? Siya nga, o! Buha kanina niya. Gagantihan ko siya. Tatapusin ko ngayon ang paghuhudas mo. Huwag naman, Kapitan Edisir. Huwag! Anong huwag? Eh, hudas ka! Domingo. Abayan niyo po yun ah. O nga no. Ba't kaya nandyan? Tingnan natin.
O nga, no? Baka may mas nangyari sa kanya. Buming! Ayun, no? Nakasubsob! Pumatay sa kanya. Palagay ko si Kapitan Eddie. Talagang magkaaway sila eh. Beth, pagtulungan niyo, iuwi natin siya sa kanila. O, dito muna kayo ha. Dadaan lang ako sila Rita. Ay, Doming! Sandali lang. Bakit? Tama kami! Tama kami! Huwag na. Baka isipin pa ni Clarita, natakot ako sa lolo niya, kaya kayo sinama ko. Sige, dyan na kayo. Ay, Doming, sandali! Ano ko ba naman, Pablo? Baka hindi ko nabutang gising yun. Hindi naman kaya matakot si Clarita sa mga burloloy mo sa katawan. At saka may dala ka pang Armalite, oh. Baka isipin yun eh, pupunta ka ng gera. O nga, no? O sige, kaya kami. Bihira ito, oh. Sige. Dyan na kayo. Basta mo mapaibig doon si Doming? Masyado masigasig. Mabuti nila na pumayag siyang iwanan itong mga isprang kotse niya. Kundi ilalabas siyang kahiyahiya. O, paano, Clarita? Saka na ako babalik, ha? O, sige ka na. Sandali lang. Eh, baril ka ba? Wala ako. Ikaw? Wala ako. Ha? Wala ako. Ikaw? Wala rin ako. Wala ako. Eh, bakit to ba? Hindi na ako magpapaligoligoy pa nasasabihin ko sa'yo. Kobe, nanliligo kay Clarita o nobya mo na siya? Nanliligaw pa lang ako. Eh, bakit nyo naitanong? Kasi, meron sana akong gusto ipakiusap sa'yo. Umari sana. Eh, tigilan mo lang panliligaw mo sa kanya. Minsan lamang ako makiusap. Pagbibigyan mo ba ako o hindi? Titimbangin ko muna ang aking damdamin. Kung pagbibigyan ko kayo. Diyan na muna kayo. Huh? Ano? Hindi dyan. Diyan tayo. Magandang gabi, Clarita. Bakit kinausap mo si Canoa? Binawala ko siya ng paliligo sa iyo. Bakit naman? Alam mo, Clarita, hindi ko pa nalilimutan na sinabi mo sa akin na ikaw ang tutubo sa buhay. Alis sa akin na ako. Sandali mo. Parang nakainom ka lang tubig doon. Ayos lang. Basta kayo masaya ngayon. Tayo matutulog ng maaga at madaling araw pa'y gigising na tayo. Hahantingin natin si Edset. Ma, ano naman kinalaman ni Eddie si Jess paniligaw mo, pare? Wala. Tayo na. Axel. Thank you.
Santo ka na pala. Sir. Congratulations for bagging down Kapitan Ebeset. Thank you, sir. Ngayong sarento ka na, panibago at mahirap na namang misyon ang sasagupayan natin. Narito ang mga pangalan at larawan ng mga taong pinaghahanap ng batas dito sa Cavite. Kung napasama pala tayo kay Kapitan Edison sa Carmona, ubos tayo. Eh, tiyak yun. Isipin mo, nandun daw yung squad ni Mayor Guevara. Nandun din yung Sargento Malabanan, kasama mga PC. At saka yung chipo pulis ng Carmona, kasama rin mga pulis. Kaya walang kalaban-laban eh. Kaya kung nandun man tayo, eh tiyak na patay tayong lahat. Di ba lalayo muna tayo ng Cavite? Mukhang napakainit na eh. O eh, saan naman tayo pupunta? Sa Batangas. May mga kumpari ako doon. Batangas? Hindi ba alam na may lahing Batanggen yan si Malabanan? Diba, gustong ba doon tayo lalo madali? O eh, paano tayo ngayon? Dito lang muna tayo sa Cavite. Mas maraming pa tayo rito mapagtaguan. Larita, ha? Lolo? Iiwanan muna kita rito, iha, ha? Mangunguha ako ng kahoy sa may banda roon. Sige po, Lolo. Parang Domin. Bakit? May nakakalimutan ngayon sa buhay mo. Ano yun? Natatanda mo ba yung magandang kapitbahay niyo po? Yung bang nakita natin sa palimas ng dalaga at saka hito? Tatandaan mo? Oo. Oh, hindi ako nakalilimos sa kanya. Walang sandali na hindi siya naman ang aking isip. Sa katunayan, siya ang pake natin ngayon, kaya tayo pupunta sa inyo. Kaya lamang din, may problema ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang aking kalooban. Kung okay, may ibig? O, nais ko lamang magigambi. Ha? Parin Duming, anumang kalooban mayroon ka sa kanya, basta't yung magandang babae na yan, para sa akin, aaring ko yan. Bahala na. May matanda. Sabi mo sa kanyang kukunin ko si Clarita ngayon. Yan ang gusto ko mangyari siya ko rin. Pero hindi ko na kailangan habulin pa. Sapagkat huli ko na. Ha? Nasaan? Ikaw. Wanted ba ako sa'yo? Matagal na. Panahon na para kunin kita. At ikulong sa akin tahanan bilang asawa. Aba, Domin. Nagbibiro ka yata. Hindi ako nagbibiro. Matagal ko nang pinag-isipan yan. Hindi naman sa pananakot, Clarita. Kapag ako yung niya, na hindi ka sasama sa akin, magwawala ako dito. Magandang umaga sa inyo, Mangindo. Magandang umaga naman. Ano ang sadyas? May mari ba ho eh, bago tayo mag-usap, pakibaba niyo lang itak na. Mangindo, gusto kong malaman ninyo na ang inyong apong si Clarita at si Domi ay nag-iibigan na. Aba, hindi totoo yan.
Wala akong alam sa kanilang pagliligawan. Totoo, Mangindo. Ako'y napag-utusan lamang para ipagpaalam sa inyo na sila ay magsasama na. Hindi ka man lang nangliligaw sa akin eh. Hindi na kailangan. Bakit naman? Sapagkat may binitiwa kong pangako sa akin. Ang ibig mong sabihin eh, sasama ako ngayon sa'yo? Oo, ngayon din. Paano ang lolo ko? Pero sabi ko na kay Paring Ben, nasabihin sa lolo mo na isasama kita. Pero siya kung hindi papayag yun. Hindi, Maring, hindi siya papayag. Hindi siya makakatanggi. Clarita, bukas na lang tayo makikipagkita sa kanya. Mahirap yata yun ah. Clarita, saka muna ako pag-aralan mo. Tayong dalawa yung magsasama. Bigla ninyo ako. Pati ng aking apo. Paano ako ngayon? Malita na kayo, Mona. Alam ganyan lang po. Kaya na. Clarita po. Wala na siya kanora. Nag-asawa na. Ha? Sino pong naging asawa niya? Si Doming Malabanan. Si Doming Malabanan? Eh, may asawa na po yun, Mang Hindo. Hindi po siya maaaring pakasalan noon. Ha? Ganun ba? Kaysa man swerte ng apo ko. At marahil ako ang naging dahilan sa di magandang kapalarang sinapit niya. Kaya, Kanor, magpasensyahanin muna niyo. Papanik muna ako sa itaas at masamang katawan ko. Masasabi niyo siguro na ako isang ulol, ano? Para magpakaloko ko sa isang babaeng nanalawayan ng isang aso. Yung nga talaga iniisip namin sa iyo eh. Alam ko. Kaya't lulubos-lubusin ko na. Hindi lamang ako magpapakaloko, kundi papatay pa. Hulol nga, ano? Alam nyo, pagkat si Clarita ay mahal ko, at para sa akin, ay nag-iisa siyang babae dito sa Betty. Oh, paano ka na? Tutuloy ba natin ang balak mo? Kung sa bagay, madali silang sukutan.
sa kubong tandambalas. Ano pa yung hindi na lang? Tara. Wala ako dun sa sinabi na matanda yan. Nag-ingay eh. O, ikaw ka nalo eh. Hindi kagad pumutok eh. Nag-alala ako eh. Baka si Clarita at Taman, lalo ako mawawala. Nakak! Buhay oh. Tayo na nga! Tayo na nga! Ay, pa ang amontik ng madrasa eh. Aso lang siguro yun. Aso? Mali nga, no? Ligtas na sa panganib ang kuya mo. Aka, ate. Para uminit lamang ang kandila eh. Ligtas na sa panganib ang kuya. Paano mo nasabi yun? Yan ang hiwaga ng buhay. Ate, may anting-anting ka na yata eh. Doming, sandali lang. Bakit? Natatakot ako eh. Baka hindi tayo tanggapin ng lolo ko. Huwag kang matakot. Bahala na. Domingo. Gising ka pa?
72 oras na akong hindi nakakatulog ng kahihintay sa'yo. Loka ka pala eh. Pati hindi ka matulog eh, hindi ko naman nalambalit. Ang patit mo nakasalob mong magbiro, ano? Alam mo ba, Domingo, ako ay nagdududa na sa'yo, ha? Baka kung saan-saan ka na niya nagsususuot. Tama ka, Sita. Talagang totoo yun. Kung saan-saan ako nagsususuot. Inaamin mo, ha? Oo, talaga. Biro mo naman yun. Yung mga kabundukot at sukala na aking sinusot sa aking operasyon. Aba! Galing-galing mo talaga magkalusot. Kalusot ka na naman, ano? Sige na, matulog na tayo. Sige, ato ka. Ato na rin ako. Paredes! Susuko ba kayo o hindi? Tama na, Morel! Go! Tama na mo! Huwag! Sarento! Umiharap sa akin yan! Upaka kita! Palalambigin ko sa akin nyo! Pagum yan! Dito ko lang pala. Kaya sumama ka sa amin. Anong pumalag? Kaya na. Tapos na ang mga ito, sir. Sir, ito naman ang isusunod ko. Yun ang bahay ni Kaaryong Tabaya. Yung ba may yerong yun? Ah. Papano, Lope, may iwak na lamang dito, ha? Kung mag-bantay ng jeep, baka makilala ka pa. Okay. Siguro munding sa susunod na linggo, eh. Baka bibili pa muli tayo ng isa pang truck na diesel. Panghapot ng tubo. Payaman na tayo. Kaaryo, pagkatapos ng truck, oto naman ibigay mo sa akin, ha? Para pamasyal. Aba! Kotse ang susunod para sa'yo. Pangako yan. O, sige. Alis ako, ha? Ah, sige. Mag-iingat ka, ha? Biglang sumama ang katawan ko, eh. Sama pakiramdam ko. Kapitang Haryo? Kapitang Haryo? Tao, ah. Kapitang Haryo? Sandali lang, ah. Aba! Sarin itong malabanan! Magandang umaga, ho. Magandang umaga naman.
Pasok kayo! Huwag na ako. Kayo na lang ang lumabas. Bakit? Ano kailangan niyo sa akin? Eh, kaya yaman ho, Kapitan. Eh, meron akong warrant of arrest para sa inyo. Kailangan sumama kayo sa akin. Bakit? Anong kasalanan ko? Ang headwaters na po ang magpapaliwanag sa inyo. Eh, wala naman akong naalalamang kasalanan eh. Ba't niyo ako isasama? Kapitan Del Barrio ako rito! Hindi ko inalis na kayo, Kapitan Del Barrio rito. Pero ang isang Kapitan Del Barrio, eh nakakasala rin, di ba? Ate? Hinuhuli si Karen ng mga PC? Bakit daw? Ewan ko. Anak, sabihin mo sa kapitbahay, tulungan tayo. Ang tatay mo, hinuhuli. Bilihay! Sorrento, talagang wala akong naalalamang kasalanan. Ang husgado na magpapatunay niyan. Mga PC, ba't yung dinadala asawa ko? May warrant pa rin sa kapara sa kanya. Kaya sinasama namin siya. Dali siya! Uy, ano kaya yun? Tangkaryo, inuhuli. Yung ipagtanggol siya. Sapagat siya, mabuting tao! Hindi na lang ang sama! Oo! Hindi naman na tala! Mane! May dala kaming warrant of arrest para sa kanya. Sasalang pagpatay at pang-hold up. Yan ba ang mabuting tao sinasabi ninyo? Huwag niyo sabihin sa akin na kayong mga taga-baryo rito ay kumukonsente na masama. Ha? Ano kayo? Ikaw! Magsiwi na kayo kung hindi ninyo gusto kasuha ko kayo lahat. Uwe! Uwe! Clarita? Clarita? Ganon? Maari bang huwag ka nang tumuloy? Bakit naman? Mahalay, tingnan nga. Ikaw ay dumalo pa sa akin. Para sa akin, Clarita, hindi. Sapagat ikaw ay dalaga pa hanggang ngayon. At ako naman ay binata pa. Kahit na, Kanor. Umalis ka na. Baka abutan ka pa ni Domin dito eh. Masama ang mangyari sa'yo. Oo. Pero ako'y babalik pa muli. Huwag na, Kanon. Kanon, pagpasensya mo na ako, ha? Ano, kumusta? Ito, buti. Akin ito eh. Sa'yo ba ito? Oo. Kaya pala maiksi eh. Sama sikit dito. At teka, meron ko ba makakain dyan? Ba, meron. May nakanda ako sa'yo. Meron? Meron. Oh, yung dalawa, kunin yung pagkain. Oo. Oh. Suga muna, pare.
Pagkutsali kayo. Pareto. Oh, kayo. Pare, malayo-layo din tinakbo namin. O ano pare, kumusta sa loob? Ang hirap pare. Pero alam pare, halos gabi-gabi nananaginip ko sa mukha ng isang tao. Nagalit na galit ako. At alam mo, gusto ko bago tayo gumawa ng ating pagkakitaan, iligpit muna itong taong to. Sino yun? Sarahento malabanan. Kilala mo yun, di ba, yung umuli sa akin? Oo, kilala ko yun. Si, uy, sikat na sikat ngayon sa PC. Marami inuuling wanted. Sikat na sikat. Gusto mo tambangan natin? Eh, kaya nga ako sumama sa inyo, ah. Gusto ko makaganti sa taong yan, eh. Madali yan. Padaan-daan lang yan dito, Piela. Diyan natin siya tatambangan. Pag nadali natin, ihulog na natin sa tulay. Limang taon akong nagtiis. Ngayon naman siguro makakaganti na ako sa kanya. Malaki ng hirap na dinanas ko sa loob. Isyo, yung mga bata ba dyan pa wala na katropa mo? Meron dyan. Kontakin mo. Sabi mo makapag-meeting sa akin. At ikaw na tuloy ang bahalang magpaglalas sa kanila kung sino ako. Oo, oh, madali yan. Diyan mo, kukontakin ko. Gentlemen, I am now your new intelligence and operation officer. In lieu of Lieutenant Gomez, who is now assigned in Bicol region. I am asking you now your full cooperation for a successful drive on lawlessness. As per radio message received, Tony Sugapal, a notorious killer of Cavite, and the last man of Edisette Guard, is now at large. I am ordering you to get him, put him back to Muntinlupa. Or if necessary, bury him 6 feet under the ground. According to our CI information, Tony Sugapan is roaming around between the vicinity of Dasmariñas and Silan. Any question? Sir, how many days do you want us to get him? As soon as possible. Paano pare? Ito na lang ako. Mamaya na, maaga pa naman eh. Pagkating muna pa sa taas. Siya nga pala. Gugulatin natin si Clarita. Tahandaan ka na po palika. Sige.
lalaki. Para kaliwain mo si Doming Malabanan. Tumapang lamang ako. Sapagat tunay ang pag-ibig ko kay Clarita. Tunay na pag-ibig? O nais mo lamang putungan ang tayong ulo ko? Hindi. Kung bubuhayin mo kami, ay patutunayan ko sa'yo. Ano ang ibig mo sabihin? Ipahingin mo sa akin si Clarita at pagkakasalan ko siya. Ipahingi? Para kang humingi ng candy sa akin. Ano masasabi mo, Clarita? Hinihingi ka niya sa akin. Doming, nagkasala ako. Naging marupok at marumi ako para sa iyo. Bagay nga lamang sa isang katulad ko. Ang itapon at ipamigay. Kalong, talaga bang makakasalan ko siya? Sa lahat ng oras, handa ako. Alam mo na, mahal sa akin si Clarita. Matulang lamang siguro magpagbigyan ko kayo. Higit na bagay kayo na lama. Pakiusap lamang sa inyo. Mahali bang ako lang unang magkasal sa inyo? Maghawa kayo ng kamay. Sala kayo sa akin. Ulit pinabala kita kanon. Baka mahalin mo sana si Clarita. At huwag mo siyang pababayaan. Kapag hindi mo sinunod ang biling ko, palalamigin ko ang sako mo. At ikaw naman, Clarita, huwag mo ulitin ang ginawa mo sa akin kay kanon. Na nag-aapat ka ng paa kapag yan ay ginawa mo sa kanya, mapipilitan akong palimikin ko rin ang sakong mo. Bueno, Clarita, pakialis na. Pagpatuloy niyo na ang pagtulog ninyo at binabati ko kayo dalawa. Bueno, alis na tayo. Di ba si Bembo kulga? Oo, pare! Doming, bakit mo binarin yung tao? Yan ang si Bembo kul, na wanted dead or alive. Sige, sa kanyang si Jeff, madalas sa headquarters. Anong panganib? Nasaan? Yan talaga hanap ko eh. Doming, huwag ka nang magbiro. Basta, huwag ka nang umalis ngayon. Sige na, pakiusap lang. Hindi, Mari, sweetheart.
May mission ako. May huhulihin akong tao ngayon. Eh, pagpaliban mo na yung lakad mo na yan. Basta't huwag ka nang umalis. Sweetheart, nangihimasok ko na yata sa aking servisyo. Hindi ko na gusto yan. Hindi sa ganun, Doming. Gusto lamang kitang iligtas sa kapahamakan. Ito ang gusto kong linawin sa'yo. Bilang alagad ng batas, sa lahat ng sandali ang aming buhay ay nakabingit sa kamatayan. Natural lamang yan sa buhay na isang militar. Oo, alam ko, Doming. Pero ngayon lamang naman kita pakikiusapan eh. Kung maaari, huwag ka nang umalis ng bahay. Kung gusto mo, bukas. Hindi maaari, sweetheart. Unawain mo sana ang aking servisyo. Isma, gusto mo lapitan natin? Wag na. Tama na. Jack na patay na yon. Hina! May tama ba sa inyo? Meron! Si Doro, patay! Ano? Duming! Huwag ka sumunod! Masyadong madilim! Delikado yan! Sergeant Malabanan, meron tayong flash alarm galing Batangas PC. Hold the clock, number 948, series of 1976, a white Austin car. Sila humoldap ng kumpanya ng bus, ng payroll, sa BLTV sa Batangas. Name of the holdappers, Chito Pehe, at dalawang kasama. Ang isa'y babae. Maaaring narito ron sa Cavite. Please, investigate na po. Yes, sir. Ito lang mga lugar na hindi natin napupunta. Pagpatuloy niyo pag-alam. Gawin! Itong kotse na natin, ah. AC-948 Series 76. Ano? Ben, Pablo. Kayo dalawa, sasama kayo sa akin sa loob. Ah, Rudy, matayin ninyo ang coaching to, ha? Ang sino man tao, sumakay dito, huli nyo, ha? Oo. Kaya. Mukhang ayos itong lugar na napunta natin, ha? Ang espiritu ko ba magdala? Nandito ba si Chito Pe? Hindi ko siya kanina, eh. Sino kanina? Narinig ko. Narinig ko. Meron na. Darating na yun. Okay. 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 Okay.
Mauna ako lalaki. Sunod na lang. Dito sa Cavite, walang maaaring makakilala sa amin. Kaya dito yung safety tayo. Ang delikado, sa Maynila. Jack na jack ko sa'yo, maraming makakilala sa akin doon. Talagang magaliga. Dito, Pehe. Oops! Pisi kami. Huwag ka na magtakalamapan. Sayang lamang kayo. Maganda pala malin yung mga lalaki. Baka kayo mga matay lang. Bakit? Ano kasalanan namin? Inuhuli namin kayo sa salang pang-hold up ng pero ng BLTP ko. Tama? Gamay, yung kasama nila babae, pupunta ko. Wala lang bala. Kaya nang bala dyan. Ayop! Ayop! Lagyan naman kamay sa poster. Ito, ano ba ito? Akala ko ba shift tayo dito sa Cavite? Eh, bakit gano'n sabi? Ewan ko ba? Sobra na nata ang popular mo. Sa pang-hold up! Miss? Kayo ba ang kasama ni Chito Pehe? Oo. Bakit? Maribang buo ba ka riyan? Gusto ko talang makausap. Wala. Yes, kailangan sumamak sa akin sa headquarters. Bakit to? Kasama ka sa hold up ng BLTV ko, hindi ba? Huwag ka na magkailan, Miss. Alam namin yan. Maming ka na. Oo. Sandali lang ko, Mama, please. Kung pwede sana, umuwi ako sama sa huli. Sama ako kahit saan yung gusto. Payag ako sa lahat ng gusto niyo. Tinutukso mo ba ako? Baka lang nalang gusto niyo eh. Handa ako kayong paligayahin. Eh, Miss, pasensya ka na. Hindi kita tayo. Tsaka, may asawa ko. Maligaya naman ako sa asawa ko. Tayo na lang sa headquarters, ha? Uy, Domi! Kanina ka pa ipinahanap ng ating bagong provincial commander, si Jeff Mayo. Alam mo ba yan? Hindi, sir. Mag-iingat ka. Mahigpit daw yan. Ba, hindi lalo magaling, sir. Mas gaganda ang ating disiplinan dito. Teka mo lang, sir. Bakit doon ko pinatatawag? Huh. Eh, baka i-stacked ka. Si sir naman nagbibiro yata kayo. Eh, wala naman akong alam na kasalanan na. Ang may papayo ko sa'yo, Domi, puntahan mo na siya para malaman mo kung ano mangyayari sa'yo. Thank you, sir. Ben, Pablo. Huh? Eh? May pag-uusap mo din. Major Palma, gusto ko makita mga tauhan mo. Will you call them in? Yes, sir. Will you do that, sir? Will you do that, sir? Go ahead. Morning, sir. Sergeant Malabanan reporting, sir. Padis. Oh, Malabanan. Ano ba yung mga nagbukol sa katawan mo? Ah, sir. Mga kuwanho to, sir. Mga magasin na armor light to, sir. Kasi kung ma-counter kami, makabuto kami mga tatlo, apat, hanggang limang oras pong labanan eh. Kaya kailangan nun namin maraming bala. Mm-hmm. Upo ka. Thank you, sir. Ah, sir. I-start ka ba ninyo ako, sir? Sabi ni Captain Rodenas. Hindi. Baka nagbibiro lamang yun. Ah, akala ko, sir, i-start ka ninyo ako eh. Alam mo, Malabanan, you have an outstanding record of accomplishment as per your DO-1 file. Thank you, sir. Malabanan, I want you to continue with this exemplary record. Yes, sir. I have here a list of the most wanted men in Cavite. Give priority to Tony Sugapa. Malabanan, I want you to get him and his group of killers, dead or alive. Yes, sir. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, sir. Pwede, may balita ba? Meron ho, Sarento. Nasa bahay na yan ang mga taong nag-knock on ng mga baka ni Mang Christine. Punta ba sila? Oo. Huling-huli nyo. Sige, pwede sa lahat, ha? Kasama na lang sa quartet. Oo, sige. Thank you.
kapisito! Labas! Kapag natatakot ka pala ni Kano, ay para ka palang daga na mabilis kumuha ng lungga. Dapat sana ipatayin kita na ngayon, na walang laban. Pero hindi ko gagawin. Alang-alang kay Clarita. Salamat, Ninong. Pangalawang buhay na ang binigay mo sa akin. Magmula ngayon, hindi na ako muling gagawa ng masama. Tignan, tignan. Tignan. Yan ang kubol. Huling-huling niyo siya ngayon. Karating lamang niya. Atin na dito. Talasan ninyo ang inyong mga pakiramdam. Hindi na malayo sa lugar na ito ang pagkataguan nito ni Sugapa. Tayo na. Angi, halita daw siya sa labas. Sa loob nung nakaraang linggo, apat na ang nadali ni Malabanan. Maring totoo yun. Matira na matibay.
Mia! Nenek, eh? Oh, iya mau menengok muna aku ke nambala rito sa bahay, ha? Nenek, baik ka, ha? Gusto ng candy? Pinili kita ng candy, ha? Oh, sige. Ate, baluktot na naman ang kandila, oh. Pero mas sobra ngayon. At hila, pa yata mamatay ang apoy. Ate! Ate, saan ka pupunta? Sa kampo, hanapin ko kuya mo. Jeep yan. Balikan nyo ito tatlo, ha? Oo. Okay. Dali kayo. Sergeant Mikwa! Huwag ka double! Bagal-bagal! Oh, ikaw eh, Sergeant Manuel, Sergeant Lucero, Sergeant Solomon, kayo ang in-charge sa mga tao natin sa silang, ano? Excuse me, ho. Ang walang galang na, ho. Narito ho ba si Sargento Malabanan? Eh, wala pa ho, eh. Si Provincial Commander ho kaya? Ah, nandun ho, nandun sa opisina nila. O ikaw, Sergeant Manuel. Magandang performance ng mga bata, Morganas. Thank you, sir. Magandang araw po. Ah, Colonel, si Mrs. Malabanan po. Magandang araw po. Sir, itatanong ko lang sana kung nasaan si Domingo. Nasa silang-sila ngayon. May operation sila roon. Ano bang may paglilingkod namin sa inyo? Sir, pagpasensyahan niyo na mong pagkakahangos ko rito kasi ho, bigla akong kinabahan ng baka si Domingo ay nadisgrasya, kaya ho ako napatakbo rito. Sergeant, pwede mo bang makausap ko si Nicanor? Morales, tawagin mo si Nicanor. Nicanor, may bisita ka. Nicanor, may pasalubong ako sa iyo, oh, mga tinapay. Bakit hindi mo kasama sa ikwesto mo? Ikaw talaga, Nicanor, kahit kailan. Wala kang kwentang tao. Bakit kinu-question mark mo, anak ko? Bakit? Hindi ba totoo? Hindi ba talagang question mark ka sa akin? Wala nang nalihin sa'yo. Pati sariling bulok pa natin. Hindi mo man lang pinagmakaya ang sariling pamilya natin. Sobrang pagin ng bunga nga mo. Parang ang putang babae. O, oh, ayan ang ka-question mark ko. Parang Duming, siya pat ang pao. Gusto mo sundan dyan? Oo, talaga! Susunod ako sa kanya at isusunod mo ko sa mga ginagawa mo sa akin! Diyan ka na! Marita! Sa nagbibiro lang ako! Masya, may iwan ko muna kayo rito at may gagawin ako sa opisina. Sir? Go ahead.
mga misis? Eh kasi ho, sir, yun hong kandila sa altar namin, biglang bumaluktot. Bumaluktot? Bakit, misis? Anong kinalaman ng kandila niyan kay Malabanan? Sir? Ano yung Captain Rodena? Nandiyan ho si Sergeant Malabanan at may dalang isang karitong patay. Excuse me, sir. Papalubungin ko lang siya. Excuse me. Saan niyo ba nadali yan? Diyan sa may silang, sa Bulihan. Sino ba yan? Ah, yun. Yan si Tony Sugapa. At saka itong mga kasama na ito, remnants ni Edison. Ito ni Sugapa. Puta, mga kasama, nadali rin ni Kilabot, oh. Puta, wala na tayong problema. Ah, puta, galing. Oh, bakit ka nagpunta rito? Ha? Presyo ko lang, ha? Tawarin mo ako sa pagpunta ko rito. Kasi kanina, nagkaroon ako ng mali siya na baka na-disgrasya ka, kaya dali-dali akong tumakot dito. Ngayon ko lang nalaman na mahal mo pala ako. Ibig ko sabihin sa pinatagal-tagal na yun, ngayon lang. Ang dami ko sa hindi tumagot? Hindi. Ano nangyari yun? Gawa nito, sweetheart. San Miguel Arcangel. Siya ang nagmita sa akin. Sudat, mag-report mo na ako, Kernel. Samahan mo ako, ha? Mission accomplished, sir. Nakuha ko lang po si Tony Sugapa at lahat ng kanyang mga tauhan. Good. Congratulations for a job well done. You will be awarded for this accomplishment. Congratulations again, Malabanan. Thank you, sir. This story is a tribute not only for the meritorious achievements of Technical Sergeant Domingo Malabanan, his team, and the Cavite Constabulary Command, but to all officers and soldiers of the Armed Forces of the Philippines, whose dedication to duty is unlimited and knows no bounds.